Mateo Rivera, Bisaya ka, sir. Dili man, oy. Hello, guys. Ayan, kakatapos lang ng aking work. Today, nakapanibago. Today, cellphone vlogging muna tayo kasi naiwanan ko sa kotse yung ano, yung pang-vlog ko na camera eh. Eh, dala ni Commander yung kotse. So, eh, gusto ko na mag-vlog at kailangan ko mag-vlog today. Mahirap tuloy kasi walang ano, tawag dito, walang flip screen. And shoutout nga pala sa pimple ko. Last week ito, di ba? Ano ba yan nangyayari sa akin kung kailan tumanda ang kaka-pimples? Ano ba? Kasi dinijing sa mga tao dito. Sabi, ang kinis ko daw yung tuloy. Mayroon tuloy sumpa. It's raining today. And tingnan mo natin. Grabe, oh. Tignan nyo. Yung sa amin, patay-patay. Hindi, yung sa kanila kasi. Sobrang haba na ng grass nila, ibawal naman. Dito sa amin nga, bawal mag... Lumampas ng 8 inches yung grass. Eh bilang ano, yung mga katabi ko rin bahay, bida-bida. Bilang yung mga katabi kong bahay, hilig magsimaw ng lawn. Eh, nagmumaw din ako palagi. Medyo masyado ko lang naiksian, kaya... Eh sabi nung isa kong kapitbahay, kaya daw nagkakaganyan. Una is, sobrang tirik daw nung araw, so namamatay yung grass. Pero, ano ba yan? Hindi ko lang saan ko titingin. Pero, mabubuhay daw siya ulit. So, ayun, bilang umulan today, thank you at libre, tawag dito, libre dileg. Huwag lang masyadong malakas kasi nakakatakot. Parang last week merong, I mean, nung nakaraang, ano, merong tornado warning dito sa amin. Pero may tornado talaga na malapit na nagganap dito sa amin. Kaya medyo scary. Alam nyo naman yung tornado, di ba? Tornado? Tornado? Alam nyo naman yun, di ba? Ipo, ipo, ipo in Tagalog? Buang. So, baba na tayo. Baba na natin. Ang kalat ng aking office yung nag-office. Baba tayo. Kakatapos lang ng work as usual. Kasi nakapag-vlog lang naman ako after work. Bakit ba may wood glue dito? Ay, hindi. Kasi nga pala. Nag-ano ako. Kapit ako ng dalawang... Ano ba tawag dyan? Yung hook? Ginlo ko na kasi maglalagay ako ng... Tawag dyan? Ng whiteboard. Kasi nga, pag nagsusulat baka mamaya mat... bumagsak, tapos pag bumagsak, magagasgasan yung ding-ding, di ba? Ay, ipapakita ko rin sa inyo, tapos kahapon na gano'n kami. Ang dilimit nga. Kasi, ipapablessan namin ang bahay. Yes, 2 weeks from now. Di ba, nag-install, ako din nag-install niya. Kala mo mahirap eh. Pero nag-drill kasi yun, alam mo yun. So, hindi siya ganun kasimple, guys. So, ang ganda kasi nga, kakulay niya yung wall namin. So, naisip tuloy namin, bili nga tayo madami niya. Hindi, joke lang, wala ng budget. Tsaka na. Ito, dito namin ilalagay. Parang taas lang kasi ito yung height ko, di ba? Pero sabi kasi ni Commander, gusto niya ganyan yung height eh. Teka nga, kayo't nadidisra ko sa aking tigyawat eh. In love. So, ayan. So, dito yung altar. Bibili pa kami ng Bible or I don't know kung sa Amazon Kindle namin, yung parang tablet nga. Baka doon yung Bible or talagang legit na Bible. I don't know. Pagpapalanan pa namin mamaya. Tapos bibili kami nga ng cross na isasabit namin dyan. Ganun lang siya kasimple. Wala nang arte-arte. Pero maganda naman tignan, diba? So naglagay lang kami ng candle and yun nga ng flower. Tsaka yun nga, again, dyan yung Bible and maglalagay kami ng cross. Kasi nga kami ay magpapablesa ng bahay. Naunahan pa kami ng kaibigan ko na bumili rin ng bahay recently. Kailan ba kami nandito? March, April, May. Tatlong buwan na kami, hindi pa papablish. Eh, papablish na rin namin, guys. Tara, baba tayo. At ako ay Tom Jones na. Tayo kumain. Wait lang, ang dami kong dala. Hey, go. Samahan niyo ako. Oh, weird. Hindi ko tuloy magamit sa cellphone ko kasi tayo nag-vlog. Tara, samahan niyo ako. Tayo bababa. Alexa, turn on all the lights. Kala mo ang dilimain. Okay. Oh, di ba nga? Feel na feel ko talaga, di ba? Ano ba? Tara, kain tayo. Anong... At saka bakit ganyan yung kulay? Alexa, change the lamp light color to bright. May ganun ba? Parang wala namang ganun. Device, oh, ayaw niya, di ba? Please give them unique names. Okay, then bahala ka dyan. Kumaya na nga. Ito, kumain muna tayo. Hindi, balik pala muna natin to sa ating pa-hardware ni May. Hardware? Hardware ni May. Diyan muna siya. Tamaro niya. And then, ako ay pasensya ang kalat ng bahay. Titingin tayo. Hindi ko alam kung may natira pa dun sa sinigang ko eh. Wala na rin yata. Konting, wait. Ay, meron ba? Konting-konti. Grabe naman.
Konting-konti. Pero, hindi tayo nag-asaya ng pagkain, guys. Kaya, kasainin ko na lang yan. And then, ilabas natin yung aking... Ano eh, mahilig ako dito eh. Kumakain ba kayo nito, guys? Dangget? Ang alat, sobra kaya. Sobrang sarap. Tapos, siyempre, kumuha tayo ng the best dip ever. Sukar? Pinakurat? Ganun pag silang. Pasusali natin kung mara. Dried fish with vinegar. You know, pinakurat. Babaliw na ako, guys. Tapos, so, welcome to my rice. Meron mong kanin. And then, parang kulang yung ulam ko. PG. Tayo magtingin. So, first in, ano tayo? First in, first out. Ano ba? Wait lang. Ano ba yung madaling lutuin dito? Pero frozen eh. Pero alam ko nililuto na ng frozen ito. Nabili namin sa, ay, ano ba yun? Sa Costco. Itong beer battered cod. Ang tanong, paano to? Kalimutan ko paano lutuin ito. So, pwede daw siya keep frozen until ready to cook. Thawing is not recommended. Cook from frozen, o, di ba? Conventional oven. Ay, hindi pala oven, guys. Ang basa pala dito sa amin. Conventional oven. Ganon. Nung nagsabi ako ng oven dati, hindi nila ako maintindihan. Yung basa, ewan ko dito ah, ewan ko ah sa ibang state, pero dito sa amin, yung oven, dito ay oven, parang letter A, for some reason, pero ganun. So, matuto na lang kayo. Da-da-da, place frozen fillet. Phrase frozen, ano daw? Phrase frozen, ano ba phrase? Place frozen fillet on lightly greased baking sheet. Ayoko ng ovenized, gusto ko ng fried. Pwede siguro to i-ano. Ano, masarap nga ba ito? Hindi kasi masyado type ito eh. Wah, joke lang. Pero gaba. Wait, pinag-iisipan ko. Actually, meron ako konti na lang dito. Tira-tirang bacon. Ito na lang. Pero frozen pa. Hindi ko alam kung paano mangyayari. Pero bilang gutom na talaga ako. Try na natin. Tapos, hindi ko alam tuloy saan ipapatong-tong cellphone. Teka nga, kuha tayo ng ano, patungan. Ayan, bilang kumpleto tayo sa parapernalya. Papa, ayan, meron ako. Meron, buti meron akong tripod. Wala na pala kami yung foil. Okay. Akala ko marami pa kami. Ay, teka ba ito? Hindi, wala na. Tapos na. Hindi ko alam anong mangyayari kung ilalagay ko, ipiprito ko, ipiprito ko yung bagel ng ganun-ganun. Ipiprito ko na sana ng ganito-ganito lang. Katamaran, di ba? Mapiprito din naman siya. Don't judge. Tignan natin kung mapiprito talaga. Ang hirap naman mag-vlog ng cellphone lang. Tapos, ibalik na natin tong isda. Kasi okay na yung bacon sa akin. Yeah. And then, ano pa ba? Initina rin natin tong tirang sinigang. Dapat today, ano, tawag dito, ayusin ko yung hose namin sa labas kasi ang pangit tignan eh. So may nabili kaming hose holder or organizer. Eh, bilang umuulan pa sa labas, tignan nga natin. Let's see. See that? Tignan nyo naman, yung basurahan namin nakalabas, nakaano. Mamaya na natin kunin kapag tumigil na yung ulan. You know, mahirap magkasakit. Bawal magkasakit. Mahal magkasakit. Ganon. So, kahit na ulan na ako kanina. So, ano pa yun? Sakit ng leg ko. Kasi nyo, yan. Di na ako nagbobone. Di na ako nagbabandana or... Kap kasi bagong gupet. Bagong gupet na tayo, guys. Ma'am, sir.
dami ko sinasabi. Kung ngayon lang kayo nakapunta dito, usap muna tayo. Ito ba yung okay? Ito ba yung okay na view? Hindi, ayoko niyang view na yan. Ito na lang. Yan. Ang galing mo, parang pang... Ano, di ba? Parang pang ano yan? Pang cooking show. So, kung ngayon lang kayo nakabisisa... Bisisa? Ano ba? Kung ngayon lang kayo nakabisita sa channel na to, ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So, I make different videos about my life here. Yun nga, mga Buhay America stuff. So, I hope mag-subscribe na kayo dito sa channel na to and click the notification bell so you're updated if I have a new upload. Yun. So, mamaya pag kumakita ko after eating, I'm gonna answer your comments doon sa latest video. Okay ba? Man. Ito ko sumisigaw. Sorry. Ang dami kong impurities sa mukha. Buti na lang pogi pa din. Ako'y nagugutom na. Ay, mabilis lang yun kasi konti lang pala sa baon na ito. Konti na lang, I mean. Ayun na nga. Ipatay na natin. Tapos ayan yung... Ayun o, yun nga. Kain-kain tayo ng mga leftover para... Hindi tayo nagsasayo ng grasa kasi alam nyo naman, di ba? Dito sa Amerika, grabe ang waste. Food waste. So, and we're not one of them. Kasi nga, bilang laki akong Pilipinas, alam ko maraming nagugutom. So, hindi tayo nagsasayo ng pagkain, guys. As much as possible. As much as we can, actually. So, yun. Ano bang gusto nyo? Hindi ko kasi makita yung cellphone ko yung mga comment. Sasagutin ko na sana ngayon. So, hindi ko masagot. Kasi nga, ako yung nagre-record. Okay, wait lang. See you in a bit. Ayan, tapos na. Air fried bacon. Dox! Wow, masarap po. Oh. Wow, hindi pa nga nakakain. Ang sarap na. Ayan, tapos. Tama ako gagawin na. Makakain muna tayo kasi gutom na talaga. Mayan yan. Ayan, so tapos na ako kumain. Tara, labas tayo. Kasi wala nang ulan, kunin natin yung basurahan at magdidilim na. Do maambon pa, pero... Para makuha ko na yung basurahan. Diba tumba-tumba pa? Ano ba yun? Yes? Hello guys, welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang nabisita sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. Gumagawa ko ng iba't ibang mga vlogs about my journey here, mga buhay Amerika, ganyan. So if you're into that kind of content, please make sure to subscribe to this channel and pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo kapag merong bagong upload. So yun, kung bago ka nga dito, sumasagot ako ng mga comments ng mga tao sa previous video kung kaya sagutin lahat. Good, kung hindi, pili lang. So... Game, simulan natin. Konti lang naman yung last time. Kit M. Lirio. New video. Tatapusin ko po ito. Good luck po. Thank you. John Dale Di Mayuga. Typical day but a great upload day for the supporters. Nox. Ganon. Gaisel Mendiola. Haha. Hi Sir Lodi. May friend ba yung friend mo na single? Char. Sige, tatanong ko kung meron. I-refer a friend. Refer a friend. Death Clown. Yan lang sad sa Amerika pag malaki property, dami mo gagawin. Haha, Sir Vince, huwag mo pabayaan yung damo. Magba-brown yun, mga hindi masado natutubigan, papangit yan. Nag-google ako kung paano i-maintain yung lawn, yung grass nga. So kapag ganun daw, kapag grayish or brown, ibig sabihin drought. Ibig sabihin nga kulang daw sa tubig. Pero huwag daw mag-alala kasi mabubuhay naman daw yun. Or kung nagba-brown talaga siya, tapos dry na dry. It's yun nga, either kulang sa tubig or yung tindi ng sikat ng araw. Lately, sobrang grabe sikat ng araw dito. Kaya, napansin ko, sa mga kapitbahay, ganun din, namamatay. Pero parang extra patay yun sa amin kasi medyo nagtipid ako sa tubig eh. Sorry naman na. Anyway, basta yun nga, mabubuhay naman daw ulit. Kaya kailangan ko lang din i-monitor from time to time at kailangan tubigan. So, thank you. Mateo Rivera, Bisaya ka, sir. Dili man, oy. Bisaya, pero dili. My mom's Bisaya, we're from Mandawi, Cebu. English, English eh, no?
Yung mga kapaligid sa akin growing up, they're all speaking in Bisaya. Kaya kasabot ko, Gamayra. Wow, feeling. Peking Bisaya. Pero yun nga, nakakasabat. Intindi talaga ako. So, pero hindi lang ako makabuo ng sentence, gets? So, yun. Kaya kapag pumunta ako ng mga Bisayan region, hindi ako mawawala. Kasi, may dugong Bisaya na nananalaytay sa akin. Earl TV, yung sa non-stick pan, babad mo sa suka. Tapos may nakatawang emoji. Legit ba? Totoo ba? Sige, tatry ko. Pero parang sayang yung suka, brah. Para matanggal yung yellow stain. Or ano, baking soda tsaka suka kaya. Pwede ba yan? Pero salamat, try ko. Emiliano Haran Jr., pang summertime saga yung background moves, Vince. Ah, hehe. Pang summertime ba? Parang maulan nga eh. Ay, anong background? Wait lang. Ito ba? Ay, anong background? O yung sa ano, yung sa Seattle ba yung tinutukoy mo? Sorry, medyo sabog ako yun. No? Susan Stout, wow, ganda ng apelido, Stout. joke lang. Magpa-install ka ng sprinklers para hindi magasto sa tubig. Eto ha, may sprinklers kami, apat ngayong automatic sprinklers namin eh. Ayun, naiwanan ko one time. Ayun, ang laki ng bill ng tubig. Ay, ang okay sa sprinkler kasi nga, pwede mo siyang iwan. Pero kailangan mo rin siyang balikan kasi kailangan mo i-move from one area to another. Kasi nga, di ba merong part ng sprinkler na hindi naman talaga niya na-reach yung ibang area. Kaya namatay yung mga damo namin kasi may mga part na hindi inabot at hindi ko nalipat. So, kasalanan ako rin naman. Pero thank you. Meron kaming sprinkler. At automatic sprinkler siya. Isa-set mo lang. Pero ayoko siya gamitin kasi mas feel ko mag handheld hose, nakakapagod lang at nakakaubos lang sa ng oras. Pero mas ano sa feeling ko mas tipid yun actually. Pero salamat pa rin Susan Stout. Julius Senya, hi Sir Vince, pa-shoutout sa next vlog. Thank you, keep safe, God bless. Oy, i-shoutout nyo nga to. Shoutout kay Julius Senya. Subscribe din pag may time. Lopez Malay, eh. Malay Lopez. Parang slang eh, no? Lopez. Pero Lopez. Pero Lopez talaga. Anyway, God bless po, Kuya Vitoy. God bless you too. Thank you, Malay. Nux. Angelo Gomez. Hello. Pwede po ba ask? Oh, ito. Tatanong ka na, di ba? How was the cost of living there? Kaya ba sa minimum wage ang cost of living sa US? Thank you. Sana masagot nyo po. Hehe. So, yung tanong mo is kung kaya ba yung minimum wage of living sa US? Kung kayang mabuhay? Oo naman. Basta, syempre, masipag ka lang. At I suggest, kasi nga dito, di ba, you're being paid by the hour. So, kung yung work mo is, mabibigyan ka talaga ng full time, meaning 8 hours. Kayang-kaya talaga. I mean, kayang mabuhay. Pero kung, let's say, nag-work ka lang, kunyari, 4 hours a day lang. Pero kung dalawa naman kayo nagtatrabaho, kunyari, yung partner mo is full time naman, tapos ikaw may part time ka, tapos 4 hours lang. Let's, kunwari lang yun ha. Yun lang yung nakuha mong job. For example, for part-time lang, yun nga, tapos less hours. Feeling ko kaya pa din. Pero depende pa rin yun sa lifestyle nyo. Kasi maraming ano dito eh, kunyari yan, maraming sale, maraming shopping. So kung mahilig ka mag-shopping, maubos lang yung pera. Mababaon ka talaga sa utang, lalo dito. Ang dali-daling kumuha ng credit card, tapos kaskas dyan, kaskas doon, alam mo yun. So, it really depends on your lifestyle. Dito naman, maski sinabi nga minimum wage, okay siya eh. Talagang kikita kasi talaga, lalo sa ating mga Pilipino nga na masipag naman tayo, di ba? Yun yung palagi mo itatak sa isip mo na kapag masipag ka at talagang gumagawa ka ng paraan, hindi ka magugutom. Yun yun. Tapos yung cost of living, okay naman. Kasi yung sweldo mo naman is naaayon naman yun sa bilihin eh. Di ba? I mean, hindi naman ikaw pa sa swelduin tapos kulang. Nasa sayo na talaga yun kung kukulangin ka. Actually, di ba? Sa cost of living naman dito sa amin, hindi siya ganun talaga sobrang mahal gaya ng California. Alam kong mahal sa Cali kasi nakita ko lang nag-upload yung... Tapos nagtitingin lang din ako dati ng mga bahay-bahay nga sa Cali. Ang mahal. Pero yung per hour din naman yata kasi nila, yung mga sweldo nila doon, malalaki din. So, nakadepende rin kung saan ka nakatira. Ito nga, ito may kilala nga ako eh. Galing silang California. Doon sila nag-ipon ng maraming pera. Tapos lumipat sila sa murang state na mababa yung tax. For example, sa Texas. Tama ba? Texas ba lumipat sila? O basta yun. Bilang ang dami nila nang naipon na pera kasi malaki sweldo nila sa Cali, lumipat sila sa Texas. Meron silang na-afford na bahay kasi nga yung bahay na napili nila sa Texas, medyo mura-mura, tas anlaki. So, ganun. Medyo, ano lang din. Kanya-kanyang strategy lang din yun.
sa STV, balang araw talaga makakapunta rin ako sa US. Oo, makakapunta ka kung gagawa ka ng paraan. Wala namang imposible. Emil Santa Ana, parang nakaka-enjoy mag-gamas service. Anong gamas? So, comment down below, ano yung gamas, Emil? Hindi ko alam yung gamas. So, yun lang yung mga comment today. I-edit ko na to and upload ko agad. Today is Tuesday night dito sa US. Mapapanood nyo to Wednesday ng 7 p.m. sa Pilipinas. So, that's it for today, guys. Maraming salamat sa panonood. Kung medyo na-bore kayo sa episode na to, sorry. Kung nag-enjoy ka kahit papano, maraming salamat. At kung andito ka pa rin sa puntong ito, ibig sabihin, hindi mo ako iniwan kasi tinapos mo yung video. Maraming salamat sa mga nangangamusta sa akin kasi minsan, syempre, di may iwasan na malungkot dito, ganyan. Nakakamiss sa Pilipinas, ganon, ganyan. Dami ko sinasabi. So guys, don't forget to subscribe to this channel and follow me on Instagram, and I will see you on my next video.